Saksihan ngayong gabi, mabiyahe na mula sa Indonesia, hindi muna palalapagin sa Pilipinas simula sa Biyernes bilang pag-iingat sa Delta variant. Variant na tumama sa nag-positive na mahigit 80 OFW na nirepatriate, inaalam pa. Iga na videohan ang rumble ng grupo ng mga kabataan sa Barangay 73 sa Caloocan. Todo wasiwas pa ng hawak na pamalo ang ilan sa kanila. Ang isa sa mga napaaway, duguan. Pasuray-suray ng lakad ng niya hanggang matumba. Isinugo ng kanyang mga magulang ang lalaking nakasakit sa biktima. Isinugo naman sa ospital ang nasaktang lalaki. Sa Biyernes na ang travel ban ng Pilipinas sa Indonesia dahil sa COVID surge doon na itinutulak umano ng Delta variant. Inaalam naman kung anong variant ang tumama sa mahigit 80 Pinoy na nagpositibo sa COVID pagdating sa Pilipinas. Saksi, si Ivan Mayrina. Indonesia na ba ang susunod na India? Yan ang inaalala ng ilang health experts sa gitna ng kasalukuyang COVID surge doon na pinaniniwala ang dulot ng masakakahawang Delta variant. Parami na parami ang mga bagong hukay na puntod sa sementeryo nito. Double time na sa pagtatrabaho ang mga gumagawa ng kabao. Pati ang mga driver ng ambulansya. Lalo't record high ang mahigit 54,000 new cases sa Indonesia. 10 beses na mataas kumpara nung simula ng Hunyo. Umabot sa 93% ang hospital capacity sa kabisera nitong Jakarta sa nakaraang linggo. Indonesia may pinakamaraming COVID cases at deaths sa Southeast Asia. Kapitbahay lang nito ang Pilipinas kung saan nananatiling 19 kaso ng Delta variant na pawang galing sa ibang bansa. Sabi ng Department of Health o DOH, wala pang local case sa bansa. Pero bilang pag-iingat, isinama na ng Pilipinas ang Indonesia sa mga lugar na may travel ban. Tatagal ito mula July 16, araw ng Biyernes, hanggang sa July 31. Mahigit 9,000 Pinoy ang nasa Indonesia ngayon ayon sa DFA. Lahat po na merong travel history sa Indonesia within the last 14 days ay hindi po papapasukin sa Pilipinas. Yung mga pasahero po na nakatransit na galing sa Indonesia at lahat po doon sa mga paparating sa Pilipinas na naririto na bago po mag 12:01 a.m. ng July 16 ay po pwede pa rin papapasukin pero subject po to 14-day quarantine, facility quarantine at subject po sa negative RT-PCR result. Pinalawig din ang travel restriction sa India at 6 bansa na dati nang sakop nito. Nauna nang pinayagan ng IATF ang special commercial flights para makauwi ang mga stranded na Pilipino roon. Ang problema, ilan sa mga nakauwing Pinoy ang nagpositibo sa COVID. From the total of 2,763 OFWs na dumating sa NAIA from red flag countries meaning India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, UAE and Oman, 84 OFWs tested positive for COVID-19, all coming from the UAE. Inaalam pa ng Labor Department kung bakunadong lahat ng mga nagpositibo at kung anong variant ang dumapo sa kanila. Normally mild lang at kung meron naman nagpapakita ng mga sintomas, sila ay agad nating dinadala sa mga facility para sa mga nagpo-COVID-19 positive. Mahigit 3,000 ulit ang new COVID cases sa Pilipinas. 44,408 ang active cases. Pinakamababa sa loob ng mahigit 4 na buwan. Sa Metro Manila, halos flat na ang trend ng new cases. Ibig sabihin, halos hindi tumataas at hindi rin bumababa. Ang tanong, may posibilidad na bang mag-MGCQ ang NCR? Sa NCR, I think we should continue with the GCQ. Pwede tayo magluwag dun sa mga business establishments. May banta tayo ng Delta. Mm-hmm. Meron rin tayong, although maganda ang sitwasyon ngayon sa NCR, kailangan ho tuloy-tuloy masustain natin to habang sinasabayan natin ang pag-increase ng vaccination natin. Nag-uusap pa rin po ang MMT. Yung pong recommendation ng MMT, lalabas po yan 2 hours kay MMBA Chairman kay Abalos. Ayon sa Metro Manila Council, kahit bumababa ang kaso sa NCR, hindi pwede mag-relax at dapat paintingin ang health protocol. Kaya ilang KTV bar ang pinasara sa Quezon City dahil sa paglabag sa health protocol. Kaya personal ko itong pinuntahan, itong dalawa, sapagkat bukod sa wala silang, itong La Chaparral, walang business permit, and therefore that is already a violation of the revenue code, meron na silang natagpuan na 10 kababaihan dito sa La Chaparral at sa Bahia Luna naman ay 47 women.
Sinitirain ang isang resto bar dahil sa paglabag sa curfew. Alas 12 po namin, 10:30 po. Oh, may tao pa kayo? Wala na yan. Huli na yung mga ano nyo, tao nyo. Huli na. Violation nyo na yan. Pwede na rin naman daw mag-operate ang resto bar kung mapatutunay ang susunod na sila sa minimum health protocols. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Instant result kahit hindi nagpapaswab test? Yan ang alok. Online ng isang nagpakilalang empleyado ng lehitimong laboratorio sa nakausap niyang netizen. Itinanggi naman ang laboratorio na tauhan nila ang nanloloko. Saksi, si Oscar Oida. Sa mga bakasyonista o umuuwi sa kanilang probinsya, RT-PCR test ang susi para makabiyahe. Kaya nga marami ngayong nahuhuli na may meke ng dokumento para palabasing negatibo sila sa COVID-19. Pero kung dati dinodoktor lang ang dokumento, ngayon may nabuking na RT-PCR test na non-appearance? Yan ang isiniwalat na isang netizen na inilockdown ng RT-PCR test result nang hindi kailangang dumaan sa aktual na testing. Hindi na siya nagpa-interview sa amin on-cam, pero pumayag siyang gamitin namin ang kanyang mga posts sa kondisyong itatago ang kanyang pagkatao. Tawagin na lamang natin siyang Elma. Kwento niya, nagkomento raw siya kamakailan sa isang post ng isang laboratorio para magtanong kung nagsasagawa sila ng home service na RT-PCR test. Ilang saglit lang, isang babae raw ang biglang nag-private message sa kanya. Umpisa pa lang, nakatunog na raw siya na ito'y isang scam dahil ang tanong sa kanya ng babae kung gusto pa niya na magpa-swab o makakakuha na lang ng negative na RT-PCR test result. Agad niyang tinanong kung fake ba ito, pero sabi ng babae, hindi raw dahil sa clinic daw ito mismo galing at naka-encode sa system. Sinakyan daw niya ang sinasabi ng naturang babae para makakuha ng karagdagang impormasyon. Dito na raw nagkwento ang naturang babae na marami na silang natulungan na nagkaroon ng negative RT-PCR result. Nagpakita pa ito ng mga screenshots ng mga kliyente na nakabiyahe gamit ang kanilang RT-PCR test result bilang patunay. At kung ang mga private clinic daw, aabot sa 5,000 pesos ang regular na RT-PCR, sa kanila daw, nasa 1K lang, no appearance na, encoded pa daw agad sa system. Sa huli, sinita ni Elma ang nag-alok sa kanya na mali ang kanilang ginagawa. Naglakas loob daw si Elma na i-post ang kanyang naging karanasan para bigyang babala ang publiko sa ganitong kalakaran. Nai-report na raw ni Elma ang insidente sa DOH. Ang FB account namang ginamit ng babae sa pakikipag-usap kay Elma, hindi na namin makita online. Mariin namang itinanggi ng Hero Laboratories na sa kanila galing ang mga non-appearance RT-PCR certificates. Lehitimo at lisensyado raw silang testing laboratory at hinding-hindi raw maglalabas ng resulta na hindi dumaan sa testing. Peke umano ang binibentang non-appearance certificate, bagamat kinopya umano ang certificate nila, di raw ito totoo. Hindi po totoo yung claim niya na konektado siya sa office ng Hero Laboratories. Meron pong security features yung certificates po namin na hindi po nagagaya po nung mga pinost po. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay na raw sila sa mga kinauukulan para mapanagot ang sino mang nasa likod nito. Hindi lang po siya criminal, nai-endanger pa po yung buhay ng mga iba pong taong bumabiyahe, mga iba pong taong lumalabas. So mahalaga po yung testing po talaga. Nakipag-ugnayan na po kami sa NBI cybercrime po, and ongoing po ang coordination po na yun for this particular case po. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Posible ang madagdagan pa ang asunto ng lalaking nagwala at ng araro ng mga sasakyan kahapon. May nakuha ang hininalang sachet ng droga sa kanyang kotse. Saksi, si Chino Gaston. Hindi kasi lalo kaya eh. Ang lalaking ng araro ng mga sasakyan at nagwala kahapon na si Arvin Tan. Hindi sa kulungan, kundi sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, nagpalipas ng magdamag. Idinadaing kasi ni Tan ang sakit mula sa mga lumang sugat. Hiniling na ng kanyang pamilya na mailipat siya sa ibang ospital para mas matutukan daw ang kanyang kondisyon. Wala namang problema dito ang mga pulis.
Kaya sige, papayagan natin na magpalipat siya pero after inquest. Pilitin natin na ma-inquest sila. Ang inaabangang inquest para sa mga reklamong paglabag sa anti-drunk driving law, damage to property, resisting arrest, disobedience to a person of authority at estafa, ang hindi umano niya pagbabayad sa isang motel, ang ugat ng kanyang pagtakas sa mga responding pulis. Nadamay tuloy sa kanyang pagtakas ang ilang sasakyan na kanyang sinalpok. Posibleng madagdagan pa yan dahil sa nakuwang sachet ng hinihinalang droga sa kanyang kotse. Pinasusuri na ang umano'y kontrabando sa scene of the crime operatives of Soco. Aalamin na rin ng QCPD kung anong nangyari sa dati niyang kaso noong 2017. Tumakas din siya noon nang aarestuhin ng mga pulis matapos mag-video sa loob ng presinto habang may nagbibigay ng salaysay sa kaso noon kaugnay sa pagkamatay ni Horacio Atio Castillo. Nadakip siya sa isang townhouse kinabukasan at kinasuhan noon ng malicious mischief. Pinapunta ko na sa MPD sa Manila, saka dun sa court nila kung anong naging status ng kaso. Bakit siya na-release? Baka dahil doon sa pinapakita niya na PWD siya at saka yung sinasabi niya na may mental illness na siya, ganun. Ang nakakaano nga po dito, kung talagang may ganun, dapat hindi na na-issuehan ng driver's license. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Dawi naman sa trahedya ang dapat sana ay masayang pagdiriwang ng kaarawan ng magulang ng isang binatilyo. Nalunod siya at dalawa pa niyang kapwa menor de edad sa ilog sa Santa Maria, Bulacan. Narito ang report. Sa kuha ng cellphone video sa isang ilog sa Santa Maria, Bulacan, makikitang lumalangoy patungong Pampang ang isang lalaki. Mapapansing mayroon siyang hila-hila. Katawan na pala ito ng isa sa tatlong nalunod sa ilog. Maya-maya, dalawang lalaki pang dumarating bit-bit din ang isa pang katawan. Sinubukan pa silang i-revive pero tuluyan na silang binawian ng buhay. Ang mga biktima, kinilalang sina John Michael Bagaslaw, edad 12, ang pinsan niyang si Abraham Flores Jr. na edad 16, at si Jade Cerdo na 16 na taong gulang din. Ayon sa barangay, birthday ng magulang ng isa sa mga biktima kaya nagkayayaang mag-picnic at maligo sa ilog. Nagpunta raw noon sa malalim na bahagi ng ilog ang isa sa kanila kaya sinundan ng isa pa nilang kasama pero dalawa silang natangay. Tumulong ang isa pa kaya lahat sila pare-parehong nalunod. Kinapa namin sa ilalim. Eh, nung natanganan ko sa binti yung isa. Nung lumutang ako, sabi ko doon sa dalawa, magsabay-sabay ka ako tayo na sisid at handi ito sa tapat na ito. Kaya nakuha namin kaagad. Ayon sa isa sa mga sumaklolo na si Alex, madalas na may nalulunod sa ilog kaya tuwing may makikitang pumupunta sa malalim na parte, ay pinapaalalahanan niya na mag-ingat. Sa ngayon, nakuha na ng pamilya ang mga katawan ng biktima at iniuwi na sa Mandaluyong City para iburol. Darlene Kai, GMA News. Hirap makakuha ng pork supply ang ilang retailer kahit idineklarang ligtas na sa African swine flu ang ilang lugar. Pampakonsuelo naman ang bahagyang pagmura ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Saksi si Bernadette Reyes. Matapos pumalo sa 400 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng baboy noon, 330 hanggang 350 pesos na lang ang kilo ngayon sa Litex Market sa Quezon City. Pero mabigat pa rin daw ito sa bulsa ng mga mamimili tulad ni Rina. Mahal pa rin pero kinakaya, kailangan eh. Sa isang kilo, dalawang kainan, ganun. Para kasi hanggang mayang gabi. Base sa price monitoring ng DA, nasa 340 pesos na lang ang average price ng kilo ng kasim at pige. 370 pesos naman ang liyempo. Mas mababa pa ang presyo kung imported frozen pork na 250 pesos lang ang kilo sa kasim at pige, 290 pesos naman sa liyempo. Nagsimula na rin daw pumasok sa bansa ang mga imported pork para mapababa pa lalo ang presyo sa merkado. Nagdagdag tayo ng supply from import kasi gusto natin sana talagang mapababa ng gusto yung presyo para magiging affordable sa ating consuming public. Sa bisa na Executive Order No. 133 na pinirmahan ni Pangulong Duterte, itinaas sa mahigit 254,000 metric tons ang minimum access volume sa karne ng baboy na i-import ng bansa sa mas mababang taripa.
Ayon sa Bureau of Animal Industry, mararamdaman ng lalo pang pagbaba ng presyo pagsapit ng Agosto kung kailan darami lalo ang imported pork sa mga pamilihan. Between 45 to 60 days from the exporting country, yun yung shipping timeline natin. No? Nakadagdag na rin daw sa supply ng baboy ang mga hog raisers mula sa mga lugar na wala ng African swine fever. Ang Calabarzon area, they supply about 46% of the total demand. Yung iba, galing sa Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, talagang marami pa tayong baboy dito sa Calabarzon. 5 bayan at 1 lungsod sa Batangas ang idineklara ng ASF-free na Department of Agriculture. Pero ayon sa mga retailers, pahirapan pa rin daw ang pagkuha ng supply ng baboy sa Luzon. Wala naman dumarte sa amin, ma'am eh. Sa Aklan nga galing to. Bakit ang layo, sir? Meron dito sa Batangas? Mayroon din dito. Eh, mataas pa nga eh. Hindi pa kaya presyo nila dito sa Batangas. Eh, mas mababa konti doon. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Binunutan na ng mikropono ang mga bumibirit sa Bidyoke sa Cavite matapos itong ipagbawal 24/7. Anong gagawin ng mga nagpaparenta ng Bidyoke na doon umaasa ng hanap buhay nila? Saksi si John Benarasyon. Tapos na ang maliligayang araw ng mga hari at reyna ng mikropono sa Cavite. Kung dati, pinapayagan pa silang mag-videoke mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon, hindi na. Ang balabunot mikroponong kautusan sa pulisya para sa total ban ng videoke, karaoke at iba pang malalakas na audio device ay nagmula kay Cavite Governor John Vic Rimulya. Ito po para bigandaan na yung mga estudyante natin ay makapag-aral ng maayos online. Once we receive any complaint na gumagamit ng videoke, we will respond accordingly. Bawal kahit sa loob ng bahay, lalo na kung nakakaistorbo sa kapitbahay. Siguro, pinakamaganda niyan, ipa-soundproof mo yung bahay mo para wala talagang istorbo. Kahit hinihintay pa ng mga pulis ang bagong provincial ordinance para sa total ban, maaari pa naman daw silang manita, lalo na kapag may reklamo. Ang total ban ang ipapalit sa umiiral na Provincial Ordinance Number 304-2020 na nagbibigay ng window period mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. para mag-videoke. Mula July 8 hanggang kahapon July 13, 201 na ang nasita dito sa Cavite dahil sa pag-videoke. Kapag umulit pa, meron ng 500 pisong multa base sa umiiral na Provincial Ordinance. At sa pangatlong paglabag, 1,000 pesos naman ang multa. Pwede rin makulong, depende sa desisyon ng korte. Ang ilang nagpaparenta ng mga videoke machine, kusa nang nagpaskil ng paalala para sa kanilang mga parokyano tungkol sa total ban. Walang ano ngayon, kita. O siyempre, may pamilya din. Kailangan kumain. Sana yung maibalik na yung dati para mayroon. Kagaya dito, ako nag-uupa din ako dito. Wala pang bigat. Walang kita. Bagsak. Bagsak ang negosyo. Sa mga nakausap namin, mas marami ang pabor sa utos ng kanilang gobernador. Wala pong makakastorbo. Tapos makapag ano na rin, concentrate na rin po. Makapag-focus sa module. Ayos lang ho yun, sir. Tiis-tiis na lang. Pero paano kung hindi na makapagtiis? Sa CR na lang kakanta. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Pinay sa Amerika na pinatay ng kinakasama at ang pinagpipili ang petsa para sa muling pagbubukas ng klase. Narito na ang sulya sa iba pang mga balita. Tatlong petsa na pagpipilian para sa school opening na isumite na ng Department of Education kay Pangulong Duterte. Ito'y August 23, September 6 o September 13. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, nasa kamay na ng Pangulo kung ano ang magiging petsa ng pagbubukas ng klase sa school year 2021-2022. Pinay sa North Dakota sa Amerika, patay matapos barilin ng kalibin na Amerikano.
Hindi pa malinaw ang motibo sa pagpaslang sa biktimang si Arnalyn Repalap. Pero ayon sa kaibigan ng biktima, makikipaghiwalay na sana si Arnalyn sa kinakasama bago ang krimi. Arestado na ang suspect na si Eric Venn na nakakulong na. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksihan. Abangan nyo pa rin ating bonus shot. Ako naman, Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon ang nag-ahati ng balita. Ako po si PR Canhel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Are the nominees for Outstanding Lead Actress in a Drama Series. MJ Rodriguez, Pose. You know what I want to do more than anything? Make plans. I just want to know that I can make them. That the future is still something that... Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.